Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gio. Taong 1966, Sara, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong isang kaibigan si Gio sa kanilang lugar na palagi niyang takbuhan kapag meron siyang problema. Lahat ng bagay ibinibigay nito sa kanya, kung kaya't may mangilan-ngilan sa kanilang mga kakilala na palagi siyang tinutukso. Alam ng karamihan na meron silang patagong relasyon, kahit wala naman. Hindi naman yung gaanong pinapansin nila Gio sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na wala naman silang ginagawang masama. Para sa kanila, tungkulin ng magkaibigan ang magtulungan. Hindi naman lagi-lagi na si Gio ang humihingi ng tulong dito, bagkus may mga pagkakataon ding kusa yung lumalapit sa kanya para humingi ng payo at ibang bagay na makakatulong sa pang-araw-araw nito. Bagaman maraming nagsasabi na merong gusto sa kanya itong si Pilar, pilit naman niya yung ipinagsasawalang bahala, lalo pat aminado naman siyang kaibigan lang talaga ang turing nito sa kanya. Ayaw niya ring masira ang pagtingin ng pamilya nito, kaya na may hinahayaan na lamang niyang manatili sa ganoong estado ang kanilang relasyon. Kahit papaano, masaya naman si Gio sa mga nangyayari, gawa ng tanggap naman siya ng mga magulang nito. Sa katunayan, kapag pumupunta siya sa tahanan nila Pilar, malugod siya nitong tinatanggap. Hindi naman masasabing mayaman ang pamilya nila Pilar, gawa ng halos hindi lang din ito nagkakalayo sa kanilang estado sa buhay. Ang kinalamangan lang nito ay meron yung pastuhan ng iba't ibang uri ng hayop at taniman ng mga gulay na kadalasang binibenta nito sa merkado. Ubod kasi ng diskarte ang ama nito, kaya naman araw-araw meron yung bagong pakulo. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, walang napapansin doon si Gio'ng kakaiba. Yung paningin niya talaga sa pamilya ni Pilar, parang mga ordinaryong tao lang. Kagaya nila, nagsisimba rin ito, nakikipaghalubilo, palaging masaya, at halos hindi mo makikitaan ng anumang uri ng pagdududa. Wala ka ring makikitang kakaiba sa tahanan nito, gawa ng napakaaliwalas ng buong paligid at palaging nakabukas ang mga bintana. Ngunit ang inaakala ni Gio na normal na pamilya, hindi niya inaasahang makakaranas siya ng kakaiba. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho sa bayan, nadatnan niya itong si Pilar na naghihintay sa kanilang tahanan kasama ang kanyang mga magulang. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung lumapit habang masaya siya nitong kinakausap. Ayon kay Pilar, merong mumunting handaan sa kanilang tahanan noong gabi, kung kaya't inaanyayahan niya itong si Gio na dumalo. Dagdag pa nito na, sasamahan din naman siya nito papauwi, kung kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, siyempre bilang kaibigan, sumama siya ng walang pagdadalawang isip. Bago nila nilisan ang kanilang tahanan, sinuot niya ang isa sa mga pinaka-iniingatan niyang damit para naman kahit papaano magiging presentable siya. Sa pagdating nila sa tahanan nila Pilar, doon bumungad sa kanila ang iilan nitong mga bisita. Sa bungad pa lamang ng bakura nito, nagkalat na ang mga handang animoy puro ulam. Gulat na gulat noon si Gio sa kadahilan ng wala siyang nakikitang kanin ni mga gulay na nakahilera sa lamesa. Tipong purong karne lang talaga na iba't iba lang ang pagkakaluto. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, kasalukuyan na nga nila noong binabagtas ang daan papasok sa bahay nito. Habang nagmamasid siya sa paligid, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga nakahandang pagkain gawa ng pagkasarap-sarap ng pang-amoy niya noon. Yung tipong kahit umiiwas siya sa karne, parang naiimpluwensyahan siya nitong kumain.
Alam mo, Pinuno, bago umalis si Gio sa kanilang bahay, kumain siya ng hapunan. Pero pagdating niya sa bahay nila Pilar, tila bang ang lahat ng kinain niya bigla na lamang natunaw. Yung tipong pakiramdam na hindi pa siya kumakain ng umagahan at pananghalian, ganun na ang kanyang nararamdaman noong mga oras na yon. Dahil sa biglaan niyang pagkagutom, agad naman siyang tumigil sa harap ng isang lamesa, mahinahong kumuha ng plato at kutsara, sabay dakot sa mga pagkaing naroon sa lugar. Subalit, pagsilay naman ni Pilar sa kanyang ginawa, bigla naman itong hinatak ang platong hawak-hawak niya na siya namang naging pagkakataon niya upang malasahan man lang ang iilan sa mga handa nito. Paglapat ng kutsara sa kanyang dila, bigla namang napasuka itong si Gio, gawa ng ang panlasa niya sa pagkain yon, parang malansa na mapait na merong mga gumagalaw na parabang mga uod. Dahil sa kanyang ginawa, bahagya naman siyang pinagmasda ng mga bisita nito, kung saan pansin na pansin niya ang animoy labis nitong pagtataka sa mga bagay na kanilang nakita. Maya-maya pa, agad naman siyang hinatak ni Pilar papaloob ng bahay para kausapin at paginhawain ang kanyang pakiramdam. Habang nag-uusap sila, doon niya na pag-alaman, hindi para sa lahat ang mga handang nasa labas ng kanilang bahay. Ginawa nila ito para sa kanilang mga bisita na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Pagtatapat pa nito, ang mga taong nakasalubong nila kanina ay hindi mga pangkaraniwang nila lang. Matapos naman itong marinig ni Gio, hindi naman niya maiwasang mapaisip sa kadahilan ng labis siyang naguguluhan kung ano ang nais ipahiwatig ng kanyang kaibigan sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pag-uusap nila, bahagya naman silang natigilan nang biglang pumasok ang ama nito sa silid at kasabay nito ang pagwiwika nito sa kanya ng "Para sa mga aswang ang inihanda naming pagkain sa labas. Pagpasensyahan mo na kung hindi sa iyo agad inilahad ng anak ko. Alam mo, Gio, ngayong gabing ito, ikaw ang bukod-tanging taong naimbitahan sa pagdiriwang ito. Pero huwag kang mag-alala. Wala naman dito sa iyong mangyayaring masama. Payo ko lang sa iyo, patapusin mo kung ano naumpisahan mo rito. Tandaan mo, mga aswang ang kasama mo. Konting maling galaw lang, maaari ka nilang tingnan bilang isang masarap na pagkain." Matapos nitong makapagwika, agad naman yung umalis sa silid na parabang pumunta lang yun doon para takutin at balaan siya sa mga pangyayaring kinakaharap niya. Dahil sa mga bagay na kanyang narinig, halos ninais na noon ni Gio na umuwi, subalit mariin naman yung tinutulan ng kanyang kaibigan. Para kay Pilar, hindi magiging maganda para sa kanya ang naiisip niyang gawin, lalo pat ang salita ng kanyang ama ay hindi dapat maaaring baliin. Kapag sinubukan niyang umalis ng hindi rito nagpapaalam, yun na ang huli niyang pagbisita sa tahanan nito. May posibilidad ding hindi na niya masilayan si Pilar alinsunod sa nais mangyari ng padre de pamilya. Dagdag pa nito na, maaari din siyang kagalitan ng mga kauri nitong aswang dahil sa kabastos ang kanyang ginawa. Nang marinig naman ni Gio ang mga bagay na yon, halos hindi naman niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti nilang tumungo na sa kusina ng bahay nito para makakain at makapaghilamos. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya na pag-alaman, aabuti ng alas tres ng madaling araw ang nasabing kasiyahan. Ayon kay Pilar, kung hindi lang sana siya kumain ng handa sa labas, maaari silang makauwi ng mga alas onse ng gabi. Subalit, dahil sa ginawa niyang yon, kung kaya't kinakailangan nilang sundin ang habilin ng ama nito. Dagdag pa ni Pilar na tatagan niya ang kanyang sarili sapagkat habang lumalalim ang gabi, makakaranas sila ng kakaibang pangyayari. Matapos yung mailahad sa kanya ni Pilar,
Kampante naman siya nitong inabutan ng pagkaing gawa sa purong gulay at prutas. Pagkakuha dito ni Gio, agad naman niya yung nilantakan nang sa gayoy kahit papaano maalis sa kanyang dila ang nakakapandiring amoy at lasa. Sa pagsapit ng alas 10 ng gabi, habang nagkakasiyahan ang mga nilalang sa labas, wala naman silang ibang ginawa kundi ang mag-usap. Sa puntong yon, inilahad ni Gio kay Pilar ang mga bagay na matagal na nitong nararamdaman. Subalit dahil sa kanilang sitwasyon, kung kaya't hindi muna yon pinagtutuon ng pansin ng kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na silang lumabas ng bahay kung saan doon bumungad sa kanila ang mga aswang na nagsasaya. Kahit nasa kaanyuan pa yon ng tao, hindi maipagkakaila ni Gio na may mga kakaiba na sa anyo nito. Bukod sa mapupulan itong nanlilisik na mga mata, pansin na pansin din niya ang matatalas nitong mga kuko sa mga kamay nito. Ang labis niya pa noong ikinatatakot ay noong lapitan siya ng isang aswang, sabay himas sa kanyang balat kung saan ramdam na ramdam niya ang nakakasugat nitong mga kuko. Gayunpaman, kahit takot na siya, pinilit niya pa ring maging kalmado sa lahat ng oras. Nakakatuwa naman. Meron palang bisitang tao ang aming kapatid. Kaano-ano ka ba nila? Asawa ng anak niya? Kaibigan? Pinsan? Kadugo? Wika ng aswang habang hinihimas nito ang kanyang balat. Habang sinasambit nito ang mga katagang yon, hindi maiwasan ni Gio na nakakaramdam na siya ng labis na takot habang nagsasalita ang nilalang. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan na sinasabayan ng pagsisitaasan ng kanyang mga balahibo. Maya-maya pa, napabuntong hininga na lamang siya nang maramdaman niya ang paglayo nito sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nila nagawa pang makabalik sa loob ng tahanan nito gawa ng pakiramdam ni Gio na nigas na ng husto ang kanyang mga paa. Ano man ang gawin niyang pagpupumilit na igalaw ito, bigo niya yung magawa. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, biglang binalot ng katahimikan ang paligid. Pagpatay ng mga sulo, agad naman siyang inabisuhan ni Pilar na manatili sa kanyang kinaroroonan. Habang sila'y nakikiramdam, hindi nila maiwasang mapansin ang mga aswang na nananakbo sa paligid. Bagaman hindi niya nasisipat ang buong anyo ng mga ito, kitang-kita ni Gio ang mga namumula at nanlilisik nitong mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang niyakap ni Pilar habang unti-unti nitong ibinubuka ang kanyang bunganga. Gio, huwag mo itong aalisin sa iyong bibig. Tiisin mo lang ang lasa kung hangad mo pang mabuhay. Bulong ni Pilar sa kanya. Pagkarinig naman ni Gio sa sinabi nito, agad naman niyang binuka ang kanyang bunganga kung saan doon niya naramdaman ang isang malambot na parisukat na bagay. Paghagod ng kanyang laway sa kanyang lalamunan, halos masuka naman siya gawa ng pakiramdam niya noon para siyang kumakain ng bulok na laman ng kung anong hayop. Yung laway niya, animo'y sinasabaya ng malagkit na sipon na dumadaloy sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang tiyan. Ngunit kahit diring-diri na siya sa pakiramdam na yon, hindi niya pa rin ito pinagtatangka ang lulunin o iluwa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbalot ng liwanag ng buwan sa paligid, doon niya nasilayan ang bisita nila Pilar na kasalukuyang nagsisikumpulan sa kanilang harapan. Sa gitna nito, nasipat niya ang isang babaeng buntis na panayang pag-iyak, subalit ni katiting na boses na maaaring lumabas man lang sa bunganga nito, wala siyang naririnig. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang ginapos ng isang nilalang ang buntis na yon
sa tipak na katawan ng puno. Sa estado nito, kitang-kita mo ang labis nitong paghihirap, gawa ng bukod sa hindi nito maabot ang lupa, unti-unti na ring nangingitim ang dalawa nitong kamay, buhat sa pagkakabitay. Yung tiyan din ito, nakabalandra na sa harapan ng mga aswang na siya namang nagbigay sa mga nilalang na yon ng hindi mabayarang kasiyahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos mapapikit na lamang siya gawa ng hindi niya kayang maatim ang mga bagay na kanyang nakikita. Dahil sa pangyayari, agad namang humingi ng tawad sa kanya si Pilar sa kadahilanang hindi naman ito hangad na ipasilay sa kanya ang ganoong bagay. Dagdag pa nito na wala naman siyang dapat ipagkabahala sa kadahilanang dinukot ang babaeng yon sa ibang lugar. Niminsan, hindi kumuha ang mga nilalang na yon sa kanilang baryo alinsunod sa nais mangyari ng padre de pamilya nito. Subalit, sa kabila ng lahat ng paliwanag ng kanyang kaibigan, hindi niya pa rin maipagkakaila ang nararamdaman niyang awa ukol sa kalunos-lunos na sitwasyon ng buntis. Maya-maya pa, bigla na lamang nanlumo itong si Gio nang masipat niyang walang habas na pinag-uundayan ng saksak ang buntis na yon hanggang sa tuluyan na yung pumanaw. Pagdukot ng aswang sa sanggol nito, bigla namang itinaas nito sa harapan ng kanyang mga kasama habang paulit-ulit na umaatungal. Matapos yan, nilunun nito ng buo ang sanggol na siya namang naghudyat sa mga aswang para pagpiestahan ang katawan ng babae. Halos umabot lamang noon ng ilang minuto nang masimot na nila ang kabuoang laman nito. Ultimo ang utak ng babaeng yon, hindi rin pinalampas ng mga aswang. Ayon kay Gio, na habang pinagmamasdan niya ang mga nilalang, hindi niya maiwasang mapansin ang animoy sarap na sarap nitong pagkain. Tipong pakiramdam niya, ordinaryong pagkain lamang ang nilalantaka ng mga ito. Dagdag pa ni Gio na kahit may mga kapitbahay sila Pilar, nakapagtatakang hindi nito nagagawang mapansin ang kanilang pagsisiya. Halos kapag kasi iniisip niya ito, hindi talaga niya maiwasang magduda na meron ding dugo ng mga aswang ang mga pamilyang naninirahan katabi ng tahanan nila. Dagdag pa ni Gio na inakala niyang doon na magtatapos ang mga pangyayaring nasaksihan niya, subalit nagkamali siya. Dahil sa pagtungtong panoon ng alauna ng madaling araw, muli na naman niyang nasilayan ang tatlong batang nakasilid sa sako. Kagaya ng buntis na pinatay ng mga ito, tinali nila yon sa mga itinayo nilang katawan ng puno sa pinakagitnang parte ng bakuran. Matapos yan, pinahirapan muna nila yon ng bahagya sa pamamagitan ng pagsaksak sa mga binti nito kung saan yon ang naging sanhi para umagos sa kanilang mga paa ang mga dugo nila. Habang pinagmamasdan yon ng mga aswang, nakasalok naman sa mga paan na nito ang mga balde. Hindi naglaon dahil sa lalim ng sugat ng mga batang yon, tuluyang naubos ang dugo nito na siyang naging sanhi ng mabagal nitong pagpanaw. Alam nyo kasi, meron tayong ugat sa ating mga binti na sa sobrang laki, kapag nabutas ito, maaari natin yung ikamatay. Hindi ko alam ang tawag dito pero nasisiguro ko meron tayong ganoong uri ng ugat. Nang mapagtanto naman ng mga aswang napatay na ang mga bata, agad naman nila yung nilapitan. Paisa-isa yung sumalok ng dugo para inumin mismo sa harapan ng mga bangkay nito. Matapos naman nilang masimot ang mga dugo, doon na nila inumpisahang katayin ang bangkay ng tatlo. Dahil sa pangyayaring yon, halos panghinaan naman ng husto ang katawan ni Gio buhat sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Nang mapansin naman yon ni Pilar, agad naman siya nitong kinaladkad papalayo nang sa gayoy hindi na siya mapansin pa ng mga aswang na nakapaligid sa kanila. Pagdating nila sa gilid ng bahay nito, agad naman siya nitong binasa ng tubig habang binubulungan ng... Hoy Gio,
Maghunas dili ka. Kumalma ka lang. Hayaan mo maglabas-masok sa iyong isipan ang iyong mga nakikita. Nang marinig naman ni Gio ang sinabi nito, pilit naman niyang pinangibabawan ang takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasa na siya, pilit naman siyang umupo para kausapin ang kaibigan niya. Sa puntong yon, hindi na niya maiwasang mapaiyak dahil sa kanyang takot na nadarama. Bagaman nais niya na noong umuwi, pinilit pa rin siya ni Pilar na manatili. Ayon dito, ilang oras na lamang, makakaligtas na siya. Nangako din yun sa kanya na yun na ang una at huli niyang masisilayan ang pangyayaring yon. Dahil sa sinabi nito, taus-puso naman yung pinanghawakan ni Gio. Nang mapag-alaman niyang minuto na lamang ang itatagal nila sa lugar, pinilit na niyang tapusin ang ginagawang panginginain ng mga aswang. Kahit papaano, naging kampante naman siya sa lugar na yon, gawa ng ramdam niyang hindi siya gaanong napapansin ng mga aswang. Matapos pagsaluhan ng mga nilalang ang tatlong katawan ng bata, nasipat niyang dahan-dahan namang nagpalit-anyo ang mga ito, hudyat ng pagtatapos ng kanilang mumunting salo-salo. Hindi naglaon, sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paisa-isa naman yung nagpaalam sa ama ni Pilar na kasalukuyang nagliligpit ng mga naiwan nitong bangkay. Pagsapit ng alas tres ng madaling araw, kasalukuyan na silang naglalakad ni Pilar pabalik sa kanyang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, paulit-ulit naman yung humingi ng tawad sa kanya ukol sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Nang marinig naman niya ang paghingi nito ng paumanhin, malugod naman niya yung tinanggap, gawa ng alam din naman niyang walang kasalanan itong si Pilar sa mga nangyari. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagkikita. Dahil sa pagtatapat niya noong gabi, tila bang unti-unti na ring nag-iba ang turing nila sa bawat isa. Mas lalo pang napamahal si Gio kay Pilar noong mapag-alaman niyang isa yung ordinaryong tao. Para hindi na yon mahawaan ng mga magulang nito, nagdesisyon siyang pakasalan ito kahit ilang buwan pa lamang silang magkasintahan. Hindi naman tumutol sa nais nila ang ama ni Pilar, gawa ng noon paman, hangad na nitong malagay sa tahimik ang buhay ng nag-iisa nitong anak na babae. Matapos nilang makuha ang basbas nito, hindi na din nila pinatagal ang selebrasyon. Sa kasagsaga ng kasal, lahat ng aswang na kanyang nasilaya noong pagdiriwang, masayang dumalo kasama ng mga taong inimbitahan din ng kanilang pamilya. Dahil sa wala naman yung ginagawang kakaiba, minabuti na lamang ni Gio na hayaan yon sa kanilang ginagawa. Matapos ang kanilang kasal, pansamantala muna silang nakituloy sa bahay ng kanyang mga magulang para mag-ipon ng sapat na salapi pampagawa ng kanilang bagong tirahan. Hindi din naging madali kay Gio ang makapag-ipon gawa ng nais nila noong magpakalayo-layo sa lugar na yon. Naniniwala si Gio na ang kanilang gagawing pag-alis sa baryo ang magiging daan para tuluyang magkaroon ng matiwasay na pamumuhay ang kanyang mga papausbong na supling. Nang mapag-alaman naman yon ng mga magulang ni Pilar, hindi naman sila nito tinutulan basta sa isang kondisyon, alam nito kung saan sila maninirahan. Nang magkaroon na sila ng mga supling, naging madalas naman ang pagbisita ng ama ni Pilar sa bahay nila. Ikinatuwa naman nila yon kahit papaano, gawa ng bakas sa pagmumukha nito ang hindi nito mabayarang saya makita lamang ang kanyang mga apo. Alam niyo ba na hanggang sa pagtanda ng ama ni Pilar, halos linggo-linggo yung bumibisita sa kanilang lugar. Sa pagdating ng araw ng kamatayan nito, minabuti nilang bumalik sa kanilang baryo para magdalamhati. Ayon kay Gio, na habang nasa bahay sila noon ng mga magulang ni Pilar, hindi niya maipagkakaila na nararamdaman niya ang presensya nito sa pinakabunso nitong anak.
Bagaman hindi siya sigurado, iisa lang ang sumasagi sa kanyang isipan na ang batang yon ang naging tagapaghalili ng ama nito. Gayunpaman, kahit nagkaroon siya ng kutob ukol sa bagay na yon, pinilit niyang yon ay ipagsawalang bahala alang-alang sa mapayapa nilang pamumuhay. Alam niyo rin ba na kahit tumanda na ng husto si Gio at maging ulyani na, patuloy niya pa rin ibinabahagi ang istorya sa kanyang mga anak ukol sa naging karanasan nito noong minsan siyang mapadpad sa munting salo-salo na brutal. Okay, opinion ko sa kwento. Sobrang sakit ng kwento na to, no? Kasi alam ko karamihan sa inyo nasasatisfy kapag meron tayong mga aswang na namamatay, yung mga pinahihirapan ng albularyo, pinupugutan ng kung ano-anong parte ng katawan. Pero sa kwento na to, walang namatay na aswang. Tapos ang sakit pa nung marinig ko yung buntis na kinatay tsaka yung tatlong bata, sobrang bigat nun habang ninanarate ko yun. Kasi isipin ninyo, ano mararamdaman ng pamilya ng mga yon? Though napakatagal na panahon namang nangyari na to, pero paano kaya yung bata na nasa sinapupunan? Ano kayang future nun? Paano kaya yung tatlong bata? Ano rin kayang future nun? Diba? Pero wala eh, ganun talaga kabrutal o kahalimaw tong mga nilalang na to. Buti na lang talaga, itong si Gio, hindi nadamay dun sa panginginain ng mga aswang. Kasi kung nagkataon, wala tayong kwentong ganito eh. Pero ang pinagtataka ko lang, tsaka alam ko karamihan sa inyo eh nadali din, akala ko si Pilar, lalaki. Babae pala. Doon ako medyo nalito eh. Sa dulo ko na kasi nabasa na babae pala si Pilar. Pero siguro naman goods na yun. Importante rito yung buong kwento na alam naman nating napakabigat. Pero kayo pa rin, kung meron sa inyong natutuwa sa ganitong klase ng kwento o nababanas din, pakicomment na lang yung opinion ninyo sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.